May denayo kaming trending na pansiteria dito sa may tumawin ni Isabela na sa halagang 129 pesos, sulit na sulit ang ibabayad mo. Pagdating nga daw sa lasa ng kanilang pansit batilpatong, daig pa nito ang ilang pansiteria sa Tugigaraw. Nakakaubos pa nga daw sila ng 40 kilos ng pansit Tugigaraw sa isang araw dahil sa lakas ng kanilang pansit. Traveros, samahan nyo kaming tikman kung legit ba talagang masarap yung pansit nila dito o isa na namang scam. Nagbihis na nga rin ako at kinuha ko tong helmet kasi babiyahe ako papuntang Tumawini. Pinainit ko muna tong motor kasi ito yung gagamitin ko magbabiyahe papunta roon. At nilabas ko na nga ito at saka ako umalis. Dahil dadaanan ko pa yung isa kong kasama na pamangkin ko sa may Delfin Albano. Siya pala yung makakasama ko ngayon dahil siya yung nakakaalam kung paano pumunta sa pagpapansitan namin ngayon. At bumiyahe na nga kami mula Delfin Albano papuntang Maligaya, Tumawini, Isabela. At dumaan nga kami dito sa may Tumawini Highway papuntang Barangay Maligaya. At makikita nyo nga yung signage na to papuntang Cagayan Best Pansit Batilpatong. At papasukin nyo nga yung kanto na to dire-diretso sa kanilang pansitan. At madadaanan nyo itong kanilang old location. Bagong lipat lang sila noong June 16 pero malapit lang din dito. Dire-diretsohin nyo lang yung kanto na ito at matutumbok nyo ang kanilang new location. At nadatnan nga namin yung magbabarkada na to na magpapansit din dito sa may Cagayan's Best. At ang ilan sa kanila ay nanonood din ng aking mga vlogs. Maraming salamat sa inyong mga boss sa inyong pagsuporta. At nakiusap na rin ako sa kanilang management para videohan kung paano nila niluluto yung kanilang masarap na batilpatong. At naabutan ko ngang niluluto nila na sabay-sabay itong walong pansit batilpatong. At saka niluluto itong gulay na inalagay na pang toppings mamaya. Meron itong repolyo, toge at carrots. At saka pinatungan ng itlog sa taas dahil ito nga ay isang batilpatong. At saka nilagyan ng gulay ang bawat serving ng batilpatong. Isa din ito sa nagpapasarap sa batilpatong. At naggisa nga sila ng atay na ilalagay sa pansit batilpatong. At syempre hindi mawawala ang carabeef na isa sa mga main ingredients ng batilpatong. At sa kanilagyan ng scallion leaves na ipangtatoppings mamaya. At sa kanilagyan itong mga extra toppings sulad ng karahay at mga shanghai. At sa kanilagyan ng carabeef na may atay. Ang kagandaan pa dito, makikita mo talaga na mainit-init pa ang mga sineserve nila dito. At sinerve na nga yung mga order ng mga nadatnan namin na magbabarkada dito. At ito naman yung sabaw na binatilan ng itlog na isiserve din nila mamaya. At alam nyo ba, biyaheros, kung bakit masarap yung kanilang pansit batilpatong? Ang ginagamit kasi nilang pansabaw ay sabaw ng mga pinaglutuan ng mga buto-buto, kaya sabaw pa lang, panalo na. Kung extra pala kayo ng sibuyas, may bayad ito pero mura lang dahil mahal na nga kasi yung sibuyas ngayon. Ito pala yung mga karahay na nilalagay nila sa mga toppings sa mga pansit. Itura pa lang talaga ay nakakatakam na, kaya sa mga may high blood dyan, hinay-hinay lang. At naiserve na nga yung pansit na in-order namin. Valor 109, 119 at 129. Ito naman yung kinakain ko, valor 129. Meron itong tatlong Shanghai na sila mismo ang gumagawa. Pagdating naman sa lasa ng kanilang pansit batilpatong, ito panlaban ko talaga to. Masasabi ko na maraming nadaig ito na pansitan dyan sa may Tugigaraw. Mga ka-level nito na natikman ko na Piolos sa Tugigaraw, Silias naman sa Peña Blanca. Pagdating naman sa kanilang sabaw, biyeros, panalong panalo talaga kasi nga yung pinagkuluan ito ng mga buto-buto ng mga baka. Ano pa hinintay nyo, biyeros? Sumugod na kayo dito sa may Barangay Maligaya, Tumawini, Isabela. Hindi nyo na kailangan dumayo sa Tugigaraw o sa Peña Blanca para lang makatikim ng masarap na batilpatong. Maraming salamat din pala sa management nila kasi binigyan ako ng pa-take out. Hanggang sa susunod na food destination natin, biyeros, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-comment o kaya i-share yung video natin ngayon. Lagi nyo tatandaan, as always, biyeros.